at gc.ca. Ayan, makakatulong yan sa inyo. Magbasa kayo doon, mag-research kayo. Kasi mas maganda yung maraming alam. Actually, hindi... Attention passengers, we've now reached our destination. Hello guys! Welcome po sa Buhay Canada! What's up mga ka-team? Welcome back to my channel, Team Passes Vlogs. At ayan guys, ngayon pag-usapan naman natin yan about Canada po ulit. Ayan, pag-usapan natin paano mo ba malalaman kung ikaw ay qualified or kung ikaw ay pupwedeng mag-Canada. Ayan, kasi marami pong nagtatanong sa akin sa mga ginawa kong videos dati na paano ko ba malalaman daw kung ako ba ay pupwedeng mag-Canada, kung pasok ba ako dun sa mga requirements na hinihingi ng Canada, kung ako ay eligible ba na makapagtrabaho dito sa Canada. So ayun guys, bago natin pag-usapan yun, inuulit ko po, kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe at i-hit ang aking like of course at mag-comment at i-hit ang aking notification bell din sa baba para lagi po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. So ayun guys, balik tayo sa topic. Pag-usapan natin yung aking topic ngayon, paano mo malalaman kung ikaw ay eligible na makapagtrabaho dito sa Canada. So una guys, atin munang pag-usapan kung saan ka bang bansa manggagaling, di ba? Kung manggagaling ka sa Pilipinas or sa ibang bansa, wala namang problema yun kung saan ka ang galing na bansa. Pag-uusapan natin dito kung ako ba ay eligible na makapunta ng Canada. Yan, kasi ang Canada guys, ayan, meron tayong official website. Uguliin nating bisitahin ang website ng Canada, ang www.cic.gc.ca. So ayan guys, nakikita nyo sa screen, ayang website na yan. Diyan natin malalaman yung mga updated about sa pag-apply sa Canada. Ayan guys, malalaman nyo dyan yung inyong mga katanungan kung paano mag-apply ng work permit, kung paano mag-apply ng visitors dito sa Canada, mag-apply ng citizenship and etc. Dan yung malalaman, yung makikita yung mga updated na application forms na ginagamit sa pag-apply dito sa Canada. So ayun guys, bago mo malalaman kung ikaw ay pwedeng mag-Canada, kasi tinitingnan kasi ng government ng Canada ang iyong unang-una, tinitingnan yung iyong age, yung language ability, kung nakakapagsalita ka ba ng English or French. Ayan, ang iyong family status, work and education, importante rin 'yon. At saka yung iyong i-check nila ang iyong eligibility sa tinatawag nating point system. So ayun, ano ba yung point system? Kasi unang-una, hindi naman importante, kasi nagtatanong yung iba kung hindi ako nakatapos ng college, undergraduate lang ako or high school graduate lang ako, pupwede ba akong mag-Canada? Ayun, kasi guys, iba-iba kasi yung mga work dito sa Canada, kasi meron tayong tinatawag na low-skilled at saka skilled worker. Ayan, kasi yung iba kasing mga employer, hinahanap nila, hindi sila nagbe-base dun sa education kung nakatapos ka ng college o hindi. So tinitingnan nila guys kung ikaw ba ay pasok dun sa hinihingi nilang requirements, especially yung work experience, napaka-importante yan. Ayan, di ba? Kung hindi ka nakagraduate ng college or undergraduate ka ng college, so, at ikaw naman ay maganda ang iyong experience, so pupwede kang mag-Canada. Ayan, papasok doon yung iyong work experience, malaking points yon para makapagtrabaho ka dito sa Canada. So ayun. So unang-una, kung paano tayo magkaroon ng idea kung paano tayo makapunta dito sa Canada, unang-una siyempre, bago tayo mag-process ng ating application sa ating work permit, siyempre kailangan meron tayong job offer. Ano ba yung job offer na yon? Ayun yung ibinigay sa iyo ng employer na process na ang iyong job offer papunta dito sa Canada. So ready ka nang mag-process ng iyong work permit. It's either kung meron ka bang agency or pwede mong gawin yung tinatawag natin na
DIY, yung do it your own, kung marunong ka naman, di ba? So ayun yung mga paraan natin kung paano makapagproseso ng ating work permit dito sa Canada. So unang-una guys, yung inuulit ko po ulit, hindi naman nakasalalay yung kung ikaw ay nakatapos o hindi ng college or high school lang ang natapos mo. Depende yon kung papasok ka sa mga ibang criteria or eligibility point system na hinahanap dito sa Canada. Ang pinag-uusapan po natin ngayon dito is ang yung ating point system o yung ating pag-a-apply ng foreign worker. Ayun, kasi ang isa guys sa mga stepping stone para makapasok ka dito sa Canada is yung isa sa pinakamabilis na paraan bukod sa visitors ay yung makakita ka ng employer na mag-hire sa iyo at makapasok ka dito bilang temporary foreign worker na tinatawag o yung TFW. So ayun yung mga proseso na titingnan natin kung paano mo malalaman kung pwede ka bang mag-Canada. Ayan. So tulad ko guys, ikwento ko lang sa inyo kaunti uling kaalaman. Ako po ay dating empleyado ng McDonald's Philippines for 5 years at ako ay nanggaling din sa Middle East dyan sa Saudi Arabia. And then almost 10 years yung aking experience bago ako dito nakarating ng Canada. Ayan. So bali merong kaibigan sa akin na tumulong na maihanap ako ng employer dito sa Canada, and then direct hired po ako, wala akong agency. So kami yung nag-process ng aking papel papunta dito, and then sa awa ng Diyos na-approve yung aking work permit papunta dito, and then marami akong pinagdaanan bilang isang foreign worker, so hindi ganoon din kadali ang mga pinagdaanan ko, maraming pagsubok. So sa mga nangangarap po mag-Canada, huwag kayong matakot. Una-una guys, suggestion ko sa inyo, kung kayo ay nangangarap mag-Canada, ang suggestion ko lang ay uguliin nating magtanong, magbasa. Bisitahin niyo yung website na sinabi ko kanina, yung www.cicjet.gc.ca. Ayan, makakatulong yan sa inyo. Magbasa kayo doon, mag-research kayo. Kasi mas maganda yung maraming alam. Actually, hindi lang naman, pagpunta dito sa Canada, hindi lang naman nagisimula sa foreign worker, diba? Kasi may mga iba-iba ditong province, especially yung New Brunswick guys, nag-hire yan ng foreign worker, and then diretso na siya sa pagiging permanent resident. So kasi every province dito sa Canada guys, iba't iba yung mga ina-offer na way para makapunta kayo dito sa Canada. Actually guys, yung New Brunswick government ay minsan pumupunta sila sa Pilipinas, nag-o-offer ng mga seminars at may mga employers silang mga kasama doon, and then on the spot pag nagustuhan kanila, so na-hired ka, so ayun, ready mo nang i-process ang iyong papel. So marami guys, maraming paraan kung paano kayo makakapasok dito sa Canada, kung malalaman nyo kung kayo ba eligible na makapunta dito sa Canada. Ayan, especially guys sa mga nasa Middle East, kasi alam ko marami dyan sa Middle East ang mga nangangarap na makapunta dito sa Canada. So alam kong hindi madali at hindi din naman mahirap. Kumbaga, kung pag-aaralan natin na magtatanong tayo, yung guys, open po ako sa mga comments. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-comment down lang po kayo sa aking videos na to at iisa-isahin ko po kayong sagutin kung may mga tanong po kayo. At kung kayo may mga tanong guys, pwede po kayong mag-post sa aking Facebook page na Pinoy Temporary Foreign Worker Canada. So isa po ako sa mga admin dyan, pwede po kayong magtanong dyan, magbasa ng mga information na makakatulong sa inyo sa pagsisimula kung gusto nyo po makarating dito sa Canada. So ayun guys, wala pong imposible at wala pong masama mangarap na makapagtrabaho dito sa Canada. Ayan, inuulit ko po guys, hindi maganda po ang bansa na Canada, pero kung tamad ka at ikaw ay wala rin, kumbaga dito sa Canada guys, kung gusto mo ng magandang buhay, kailangan mong paghirapan, di ba? Lahat naman guys, hindi lang naman sa Canada, especially yan sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa. Proud po ako sa inyo, napakasisipag nyo. Ayan, inuulit ko po guys, ito ay kaunting kaalaman lang kung paano natin malalaman kung pwede tayong makarating dito sa Canada.
Ayan. So, ito po ay kumbaga gusto ko lang po kayong ma-inspired sa aking mga sa aking pinagdaanan na mula po sa Saudi Arabia, nandito na po ako sa Canada. So, nangarap lang, nandito na rin po yung pamilya ko. So, gusto ko pong makatulong sa inyo guys. Sa mga gusto pong mag-Canada dyan, ayan, wag po kayong matakot mag-research, magtanong. At ingat-ingat din po tayo sa ating mga pagtatanungan kasi marami po ngayong mga nananamantala. Ayan, mga ngako, tapos hihingan kayo ng kung ano-ano, mga pangako na hindi naman po totoo. Kasi marami pong nanloloko na iba't ibang mga agency na fake na hindi naman totoo. Tapos kinukuha na lang kayo ng pera, papangako ka na makapunta ng Canada. So dulong po tayo sa legit. Ayan. So inuulit ko po guys, maraming salamat po sa nagtapos ng video, sa panonood ng video na to. Gagawa pa po ako ng iba't ibang video about dito sa Canada kung paano po tayo makarating at makapagsimula sa mga bago po dyan. Ayan. Inuulit ko guys, kung bago po kayo sa akin channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe, mag-comment at mag-like at i-hit ang aking notification bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Thank you very much guys, and bye-bye.